What up, guys? Welcome to my channel, Lifestyle and Event Essentials with me, Barry. So, long time no see, guys. Kusta na ba, mga buhay-buhay? So, ngayon, guys, i-share ko lang yung nangyari dun sa isang piyesa ko dun sa, ano, sa Grandia. So, yung fan kasi ng linggo, biglang nag-ingay ng auxiliary fan. So, sa gitna kami ng wedding, nun ipapunta kami ng cathedral. Nandun ako PICC. Bigla naman umiingay na parang may kakalas o ewan. So, syempre, nagpa-rescue ako sa kasama ko para may pumalit sa akin dun sa pwesto ko. Kasi wala nang iniisip ko, syempre sira, baka wala nang aircon. May kawawa naman yung mga kasama ko, coordinator, hindi sila comfortable. So nagpa-rescue ako. Kumalas muna ako. So yun, so gusto ko lang i-share sa inyo yung yung paano ni-repair para may knowledge kayo sa kung ano posibleng mangyari sa inyong auxiliary fan. If ever may Grandia kayo, Toyota Grandia, so share ko lang yung experience ko na yun. Okay, guys, let's watch this. Ito ang problema ngayon. Dito natin ibibase ang ating vlog. Tumutunog ang isa. Medyo maganid siya. Tingnan natin kung pwedeng remedyohan o papalitan na ba ng makina. By the way, guys, ito ay ang ating Grandia unit. Kumpara yung dalawa, isa maganda ang ikot. Ring free pa. Isa talaga may may pigil eh. So may tunog na. So yung vlog natin is about the repair of the motor of the aux fan ba yan? O yung radiator fan pala. May radiator fan ang may diferensya. So let's see, guys, ha. Let's see kung anong trouble niya. Yan, kakalasin na ni Erwin. By the way, guys, Erwin is in the house. Doc Erwin. Mga tang screw. So, guys, ang bilis ng repair. Wow. Ang nangyari, guys, nung pag-alis na itong fan, iniingat siya. Inangat. May tatlong screw sa likod. Sa tatlong yon, yung isa loose. Mangat bawin. So ito, guys, nag-loosen up lang siya. Ayan, umangat siya sa pagkakaskrew niya. Tigas naman. Oh, pero sabi niya matigas. Pero paano siya nag-loose? Tsaka ang dalawa matigas eh. So yun lang, guys. Tapos na ang problema. So walang sira ang motor. So not necessarily, guys, pag may narinig kayo na ingay sa auxiliary nyo, kaya dito sa mga fan nyo, eh may issue na kagad ang motor. Pwede pala mangyari, nag-loose lang tong mga screw. Damuho ka. Pinakaba mo ako. So medyo nakampante ako doon at hindi ako magagastusan. My God. So confirm na to, Win. Oh, confirm, mga kaibigan. Nag-loose lang ang screw. Ito. Particularly itong screw na to, mga beshi. So kung magtunog yung mga fan nyo, huwag magpanik. Baka nag-loose lang yung screw. So, pwede mangyari yan, guys, ha. Okay, so kakabit na lang namin to. At kami ay sa next, next step na. Yung dapat talagang gagawin ni Erwin.
Ayan, so guys, na-drain na natin yung oil sa ilalim. Nakuha na rin natin ang ano. Ang to oil filter. So alam niyo na kung anong ginawa, guys. Nag-change oil tayo. Ang D4D engine. So later punta tayo sa ano para bumili ng oil. Pero back to ano tayo sa fan. So ito guys, for prevention lang. Yung kabilang fan, bubuksan na lang din natin para ma-check yung screw sa likod, baka nag-loosen din. At least bago natin ikabit, kung sakaling ganun man ang ano, oy! Ganun man ang sitwasyon, eh di maano natin. Dalawa. Ma-prevent natin yung ano further ingay pa na agapan ika nga. So nandito nga pala, shout out sa aking magtataho. Ayan oh, kala mo NBI ang damit. Yan ang paboritong taho ng multinational mga kaibigan. Vlogger ka na, oh, syempre naman, andyan ang pera ngayon. Simple lang ano. Oo. Guys, taga multinational kayo, nakita nyo to. Tuta, kilala nyo na kung sino yan. Magtataho ng multi. Magtataho in the morning, balot in the evening. Okay kayo naman dyan, pre. Ayan. Sarap ng taho niyan. Diyan lumaki yung anak ko. Yeah. So guys, chinek na namin yung mga screw sa likod. Mahigpit naman siya. So, ibabalik na ni Erwin yung mga fan. Tapos, ibabalik niya na sa ilalim. Ire-reconnect niya na lang tong mga wire dito. Yan. Yan. Good to go na ulit yan. So, magkoconcentrate na lang kami sa change oil later. Okay, guys. Okay, guys, nakikita niyo ba to? Lakas makapit-pit nung bios ko na ito eh. Sa ano to eh? Stabilizer bushing. And so, dito tayo kay Kuya Louie. Papabricate siya ng bushing na mas makapal, mas matigas para dun sa bios ko. So, babalik kami rito after isang oras. Kasi isang oras daw sabi ni Kuya Louie. Tingnan natin para ano. Mas maganda nga itong alternative to kaysa bibili ka ng mga talagang replacement para mas matibay. So guys, ito na yung oil natin. Fully synthetic. Galing sa Lexus Motor Oil. SNS5W40. At isang 111 na Bic. Itong isa naman para to sa ano, Innova Genuine Toyota Oil. Ordinary lang for 5,000 kilometers. Ito pala guys, yung fully synthetic natin, good for 10,000 to. After 10,000 km pa kayo magpapalit. Kasi dalawa yung change oil natin ngayon. Itong Grandia, tsaka yung Innova. Okay, so guys, napalitan na natin yung oil. Tinesting na rin yung fan. Okay naman, wala na siyang lagatok. Hindi na siya tumatama dun sa screw. Patining na naman. Another 10,000 na ulit bago siya palitan. So, salamat kay Doc Erwin. Doc Erwin, isang kamay naman dyan. Ayan, oh. So, ngayon ay anywhere sa Paranaque, mga kaibigan, oh, sa Las Piñas, kahit Cavite. Pwede kayo mag-consult kay Doc Erwin. So yun guys, tapos na siya ma-change oil. So gagawin natin, i-reset natin yung trip B. So yan, nakikita nyo yung trip B nakalagay dyan, 5048. Itong trip B, ito yung ginagamit ko pang indicate ng ano eh, ng change oil every. So i-reset na natin siya ngayon. Yan, so nag 00 na si trip B. So, the next time na pumasok ulit dyan, na umabot siya ng 5K, that's the time na, or the sign na ano, up for change oil na ulit siya.
So guys, pwede nyo gamitin to. Actually, dalawa to. Trip B, may trip A pa yan. Ito naman trip A, ginagamit ko to per trip. Kung ilang so every trip na gagawin ko, diyan ko nalalaman kung ilang kilometers yung nababiyahe ko. So, i-reset ko rin yan once na full tank na. So yan guys, pwede nyo gamitin yan, trip A, trip B, para may mga ano kayo, pagbabasihan kayo. So yan siya guys, okay na naman siya, matining na naman. By the way guys, yung oil ko na regular dito bago ako mag-change oil, umabot ng 1 year and 3 months kung di ako nagkakamali. Ganun katagal. Kasi hindi naman ito lagi ginagamit eh. Hindi siya ano. Mas madala siya sa garahe. So yun. So guys, ito na yung ano, finished product nung pinagaya natin na bushing para sa stabilizer ng BIOS. Yan. 50 pesos each yan. So yung mga may problema dyan ng mga bushing nyo, pwede kay ano, pangalan nga yun, Louie, kay Kuya Louie. Dito lang yan, sa tabi ng shell, sa sukat. Yan o, 8 piraso yan, 4 kada isang side. So titingnan natin kung uubra na to, kung mas makunat ba to dun sa goma ng ano ito. Puta, matigas nga to eh. Pero oh, paano niya nasira ng BIOS ko to eh. Yan o, napunit niya talaga eh. Pero ito, titestingin natin kung matibay din to. Yan. So let's see. Let's see. Oh, let's see, let's see. So yun guys, so hopefully may natutunan kayo dun sa video natin, sa vlog. Sana makatulong sa inyo yun in the future kung mangyari man sa inyo. So yun. Anyway guys, yung ano pala guys, yung kung gusto niyo, kung gusto niyo malaman yung contact ni Erwin, message niyo lang ako. Reply ko po sa inyo yung ano, yung details ni Doc Erwin. Kung kayo ay parang niya kay area Las Piñas, kahit Cavite, anywhere sa south area kayo, Metro Manila, pwede po kayong puntahan ni Erwin, as long as wala pa siyang pinapasukan na ano ngayon, yung talagang talyer na papasok siya araw-araw. So pwede pa siyang on call. And dun naman sa ano, sa gumagawa ng bushing na ano, na hinuhulma nila, hinuhulma ni Sir Louie, yun lang po yun sa ano, sa may Along Sukat Road, sa tabi lang siya ng Shell gas station. So kung nagagaling kayo kunwari ng SM Sukat going to Sukat exit, so right side yun, liliko lang is dun sa mismo sa Shell, napapasok kayo dun. Pagpasok nyo dun sa dulo, may parang open space pa yun eh, malaking lupa yun, kakanan kayo dun, maraming nakapark na truck dun. So makikita mo dun yung parang ano, yung kubo na bahay na yun lang yung makikita mo dun eh. Tapos na marami na nakabalandra na parang used rubber, yung cut out na rubber. Yun dun siya, hanapin nyo lang si Kuya Louie. Mura lang guys. So kung gusto nyo magpahulma ng bushing o yung mga ano, yung mga sapin dun sa mga suspension nyo, pwede nyo po siyang puntahan si Kuya Louie. Wala po akong contact ni Kuya Louie, pinupuntahan ko lang po yun. So yun guys, so until next vlog guys, if you like my vlog or if you like the video, please hit the like button and subscribe. Yun na lang po. So until next vlog guys, see you. Ingat po tayong lahat. Bye bye.